ikawalo ng Setyembre 2020. Welcome po kayong lahat dito sa Katipunan Channel, Talakayang Bayan. Ako po si RJ Javeliana Jr. Si Butch Valdez po ng KDP. At Tony Casino po ng Philippine Society at sabi po na punang demokratiko. Professor! Anyari! Anyari! Pakipaliwanag. Ano ba yung anyari niyan? Anyari. Sabihin, ano na nangyari? Oh! Parang ano, parang Duterte, ano ba talaga? Yeah. Ano yung usong, ano, usong cartoons noong araw, yung What's Up, Doc? Yun. Di ba? Sino ba yung What's Up, Doc na yan? Kasi po, napakaraming issues, no? Eto, no, umpisa tayo sa Buhangin, dito sa ano? Sa Manila Bay. Manila Bay. Tapos may Pemberton. May Pemberton. Tapos, Duque! May Duque. Duque! Pilhel. Pilhel. Hanggang ngayon, kanina, nagsisigaw na naman si Bernadette Yu dahil tungkol niya ito kanina sa Kongreso. Eto sa, eto sa, Sa Rev Gov. Diba? Oh. Basta kami nakapokus lang po, Artikulo 12. Yan lang. Bang, bang, bang! General Luna! Yan lang po. Kasi po, sa amin palagi, at naririnig siguro, alam nyo na mga sumusubaybay sa atin, yung amin talagang dinidiin na talagang pagtataksil ng mga nakaraang administrasyon ang pagbebenta ng ating public utility sa mga oligarko na sa kasalukuyan ay inaabuso na tayo. Abusong-abuso na po na, yan. Oo. Na, maski na si Duterte. Oh. I hate corruption. Pero alam mo, nung last year, nung sinabi niya, nakita niya yun sa tubig. Oh. Anyari! Ang sabi niya, this is the biggest, this is the mother of all corruption. Yun. Kala ko ba I hate corruption hanggang ngayon wala siyang ginagawa? Oh, tapos ngayon. Ha? Damage siya. Yung mga tauhan niya. Ah, okay. Sige. Ang tinutukoy natin dito yung administrasyon eh. Dahil siyempre, hindi naman kayo nasang tao yan eh. Pero siya leader eh. Siya nga leader. Pero huwag naman natin, hindi naman siya Superman eh. O parang ni Marcos eh. Parang ni Marcos eh. Marami na siyang tao. Pero sana, yung mga alipores niya, maging matino-tino din naman. Sino ba yan? Sino ang mga alipores niya? Yung mga alipores na mga oligarko. Hindi alipores ni Duterte. Sino? Si Dominguez? Dominguez. Si Cusi? Cusi. Si Jokno. Medjaldea. Medjaldea. Si Chua. Si Guevara. Guevara. Si Chua. Chua. Baka maubos yung gobyerno pag inisa-isa natin yan. Oo naman, oo naman. Hindi, pero sa totoo lang, kasi sila kumbaga napain lang sila eh. Sa poder ni Duterte. Kasi huwag natin kalimutan kung pinanggalingan ni Mayor. Mayor nga eh. Hindi naman siya general. Hindi naman siya dating Pangulo ng Senado o naging House Speaker. Mayor. Tanong mayor. Hindi naman Manila. Mayor nga yung problema eh. Mayor niya, Dabaw. Yun nga yung problema. Panahon ng kampanya, ultimo Saba, pinangako niya. Rev Gov, pinangako niya. Federalismo, pinangako niya. Hindi lang yun. Yung nilinis niya, drug lord, aling na buwan. Kaya ngayon, yung mga supporter ng presidente, tuliro. Sila mismo nagtatanong, anyari? Diba? Sila na mismo, yung mga kasamahan ng Pangulo na bumoto, nagtulak ng kampanya niya, dahil nga protest vote eh. Ang buong akala ng publiko sa pamamagitan ng isang alkalde mula sa Mindanao na malayo sa seat of power, napakalayo niyan, no? Eto na ngayon. Eto tayo ngayon. Pero meron din mga nagpapahayag, in fairness naman kay Pangulo Duterte, may mga nagpapahayag yung mga accomplishments niya in four years na ilang milyong mga nasumuko na yung mga drug users, ilan na. Tapos ilang bilyon ang nanandalagkupis kanila na apat na taon, 34.5 billion doon po lang sa mga nakupiska ng mga drugs. Tapos ilang mga laboratorio na napasara niya, ilang kalsada, ilang kilometrong kalsada na paggawa niya, ilang mga tulay. Marami na siya nagawa na infrastruktura at saka yung ano, peace and order. Na alam natin, bagay na bagay nga, isang mayor na pinapinap na sana kung gumawa naman ito, pangulo siya ng interior.
Pero kung madunong siya, yun ang mahirap sa kay Paolo Duterte, inamin niya eh. Hindi niya alam ang economics eh. Hmm. Pero ang pinabaya nga sa mga ekonomista na ang sa totoo lang, hindi naman talaga matitinding mga ekonomista ako, eh. Ako, ibang pananaw ko dyan. Sige. Naiintindihan niya ang ekonomiya, pero dahil alam niya, yung pinasok niya, ay hindi niya kayang bigyan ng konkretong solusyon. Noon pa lang, binato na niya yan. Ah, yan, para sa economic managers yan. Eh, ito, para sa ganitong grupo yan. Dahil, pangulo ka ng bansa eh. Imposible. Lahat ng eksperto, lahat ng kabuang pondo, lahat ng lakas, nasa iyo. Imposible. At ikaw pa yung appointing power. Ikaw yung appointing power eh. Tsaka wala kang karapatan magpaubaya. ng ekonomiya, ng ekonomiya sa ibang tao. Yung mga hindi tao niyan hindi pwedeng takatanggap-tanggap 'yon. Yung mga tao niyan hindi po halal. Alam po natin na mga tao niyan ang kanilang mga amo ay mga oligarko. Kaya pag sinabi mong Mr. President, ipinapaubaya ko ang ekonomiya dito sa mga tao. Pararagutan mo pa rin yun, Mr. President. Sabihin mo na rin sa taong bayan, sumuko ka na. Ipinaubaya mo na ang buhay ng mga mamamayang Pilipino dito sa mga hunghang na ito. Mm-hmm. Itong mga econoquacks na ito. Mm-hmm. But it is you, Mr. President, that swore to defend the Constitution and to protect the Filipino people. You are the ones. They did swear. They did swear to God. Ano ba yung mga pinangakuan nila? Kasusunod sila sa iyo. No? Wala naman silang I will serve the Filipino people eh, no? Wala nga. Walang ganyan na yung mga yan eh, no? Wala silang responsibilidad sa atin. Wala silang pagmamalasakit sa taong bayan. Yan ang maliwanag. Hindi lang kita natin. Lalo nilintik na kusin na yan. Ang ina niyan, secretary ng energy, hanggang ngayon, di mapatakbo-takbo yung nuclear power plant. Ang taas na sasigla po, tangin ng Merago na yan. Saka yung po, tangin ng mga kumukuha ng kuryente sa atin. Parang ka na CPRRD ah! Hindi, pero sa totoo na lang. Panila mga kababayan, hindi ba kayo sumasuka na sa singil ng Merago ngayon? Hindi ba kayo nababanasa? Hindi ba kayo asar? Sa ngayon, panakita niyo yung inyong bill? Ha? Nakikita niyo talagang napakali. Talagang ginagago nga lang tayo nito. Pati yung telco na yan. Maya-maya, napuputol-putol. Ang laki-laki na singil. Hindi po sila matigil. Hindi po sila makuteto. Yes, sumisigil sa tubig. Walang tigil na eh. Talagang grabe na nakawan. Samantala, marami sa ating mga mayan, walang trabaho, walang kinikita. Panay na ka ng dili mo sa kalsada. Sa tayo pupulutin? Tsaka ano? Matindi na ito eh. Magtaas na ang singil nila. Pinakamataas sa buong mundo. Tatamaan pa tayo ng COVID, ha? Mandadaya pa sila. Dadagdagan pa yung kanilang PhilHealth. Tapos sabihin nung ano, chairman ng PhilHealth, ay wala ko alam dyan. Ah, anak ka ng tinapay talaga. Oh. Si Hiduke. Hiduke, ano ka na ba? Pare ko, ikaw, ilang taon ka na nag-serve ng nanilbihan bilang secretary of PhilHealth, panong pa ni Gloria Arroyo? Balik, kakabisado muna yun eh. Huwag mo sabihin, hindi mo alam yan. Hindi kami... Babalikan ko lang yung talumpati ng presidente. Nung nanunumpa siya, ito ang sinabi niya. No? Ang sabi niya, hindi ako iniluklok upang pagsilbihan ang interes ng kahit sinong tao o anumang pangkat o anumang uri. Pagsisilbihan ko ang bawat isa at hindi ang isa lang. Ayun. Yeah. Kaya niyo sinabi yan? Nung kakasu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 kakas
President Mayor. 8,000 po talagang dinata na nakapansanan. At doon sa 1,000 na yun, may 200 na nagsamparan ng kaso sa PAO. Then, bakit siya palumpuyan? Ngayon, ibipilit muna itong bakuna. Bakit? Kasi nga, pinipilit itong katiwala mong kalihim ng kalusugan. Samantala, siya'y nasa likod itong Dengbaksa, kasama yung dating kalihim ng kalusugan, si Garin. Tapos ito tayo sa gitna natin ng kalabidad. Pinipilit mo, suti pa ito yung face shield. Tsaka yung face mask, samantala sa buong daigdig, isinusukan na nga yung face shield. Di naman epektibo po yan eh. Huwag naman tayo gagawin, tanga! Tangina naman, hindi naman kami tanga eh! Ha? Mayor, kami talaga sa totoo lang, alam namin na natutunan namin. Nagbabasa din kami. Kung kayo nagbabasa, kami na nag-aaral. Hindi kumakalat ang COVID. pag nakasara niya, hindi dun eh. But sino nagsasabi sa inyo? Sinasabi sa inyo ni Duque? Anak ka naman talaga ng kalabaw. Balik tayo dito kay Duque. Huwag natin iwanan muna si Duque. Sabi ng Presidente, I will not accept your resignation, Duque. Not now. Not now, because you're needed. And for as long as you are not corrupt, no? There is no indication that you are corrupt, you should not resign. No? If you are corrupt, then you can resign. Mr. President, wala pa naman salita yung nasabi ko. Wala magsasabi naman na hindi siya kanagkukan, Mr. President. Hindi dito pa. Di pagkatapos, di thank you Mr. President, sabi ni Duque, sa inyong pagtitiwala sa akin. Pero masakit ang loob ko. Kasi yung pangalan ko, wala naman akong pinirmahan ng mga papel dyan, wala ng mga dokumento, wala naman akong pinirmahan dyan, tapos ako pa yung may dadawit dyan. Mr. President, para kang ginagawa talagang tanga. I said it in one of my posts. Duque, Secretary Duque has duped you. Linoko ka at linoloko ka. Porque hindi siya nakapirma, ibig sabihin hindi siya magnanakaw. O paano nangyari yan? Wala. Lahat ng mga magnanakaw na magagaling, hindi pipirma. Hindi sila pipirma kapag mauhuli sila. Ang mga magagaling na magnanakaw, hindi pipirma. At naghahanap ka ng preba, Mr. President. Yung tao mo, napakagaling. Si Persida Acosta. Sinampahan nila ng kaso yan nasa Korte Suprema. Tapos tinatanong, sinasabi mo, hindi corrupt yan? Dahil mayaman na siya? Kailan naging tamang katuwiran yan? Mayaman na yan kanya, hindi na magnanakaw? Anong klaseng katuwiran yan, Mr. President? We have to say this. We do not want you replaced, Mr. President. That is not our objective. But we want you to wake up. We want you to understand how the people are feeling now. What we want, the most pinakamabigat na burden ngayon sa taong bayan, kuryente, tubig, cellphone rates. Ngayon, yan ang pinakamabigat. At ayon sa saligang batas, nakasaad sa saligang batas, pwede kayong mag-declare ng state of emergency. Akuin nyo itong public utilities, ibaba nyo ang halaga ng kinukolekta sa taong bayan. That is your duty, that is the provision in the Constitution that allows you to protect the Filipino people. Up to now, Mr. President, ano pa ba ang iniintay mo? Natatakot ka ba? Is there something there that is preventing you? Are they threatening your life? No? Sabihin nyo na lang, kasi ang nangyayari dito, ang salita mo, iba sa actions mo. Ibang-iba yung salita mo sa actually na nangyayari. Para mong binabaliwala ang karaingan ng taong bayan. Binabaliwala. Ang karaingan ba ng taong bayan may kinalaman dito sa Pemberton? Mga iba-ibang grupo yan. No? Yan ba ang karaingan ng bayan nakatutok dun sa mga buhangin?
Karaingan ng bayan po, napakabigat ng pasan nila ng kuryente at sa tubig. Yan ang karaingan ng bayan. Pero alam niyo po, balikan ko ulit yung speech niya. Ito sinabi niya, no? Dudugtong ko lang doon sa sinasabi ni Professor Butch. Ayaw ko ng mga patago-tago at sa halip, itataguyod ko ang mga pagsasapubliko ng lahat ng kasunduan, proyekto at transaksyon ng pamahalaan mula sa panukala hanggang sa pakikipagkasundo, hanggang sa kaganapan, hanggang sa katuparan. Gagandang salita, ano? Hindi mo nalagay yung salingang batas, ano? Pananalita na ganyan. Kanya to. Oh, mayor. 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 Huwag ka naman magbibito ng salita na hindi mo na kayo ito pa rin. Ha? Eh, parang yung nagpapasalita niya, parang nagiging trapo na naman kayo. Ayaw namin magiging ganyan ang iyong magiging pangitain namin dito. Ito pa matindi. Kadugtong nung sinabi niya. Actually, sinalin ito sa Tagalog. Oh. Itong speech niya na ito, ano? Sabi pa niya, dugtong doon, gawin niyo ito at sasamahan ko kayo. Max, huwag niyo itong gawin. Mapapawalay tayo kaagad. Oh, ano yung ibig sabihin? Ibig sabihin, pag hindi namin susundan sinasabi niya, hihiwalay siya. Hindi, ibig sabihin, pag hindi siya, yung mga tao niya, pag hindi tumalima doon sa mabuting pamamahala, tulad na limbawa kay Duque, walay na tayo. Break na tayo. So, yun. Eh, ngayon, ngayon, bugbog sarado na nga ng taong bayan. Wala pa rin. Alam mo, Mayor, ang aming panawagan dito, hindi aming daing. Ito yung daing ng taong bayan. Hindi kami nananalita rito at nagmumura para dalik sa amin lang. Para, kasi ganoon ang nararamdaman na namin sa kalsada eh. Talaga nagigigil ang tao sa galit. At alam na nila, kalaban nila oligarko. Ilang ulit na sabi nila. At saka ito, kahit sa tayo tumingin, pati nga yung gamot na pagsisisi na nga sa mga oligarko, pati nga yung mga kapangailangan ng mga frontliners, yung mga alcohol, kung saan napupunta na yan, at yung mga mas, eh, hindi sa totoo lang naman, eh, ang laking kalokohan na yan, hindi naman talaga pakikailangan talaga yung nakamas at yung mga alcohol na yan. Siguro, sa iba, okay, pero sa totoo lang, ang taas ng ating recovery. Ba't hindi nyo pag-aralan na mabuti? Bakit napakataas ating recovery? Aminin na, yan ba'y talagang dahil nga nadadala sa ordinaryong pagagamot? Ha? Na hindi aabutin ng mga milyon-milyon? O talagang ginagawa lang ito para lang lumaki pa ang talagang pambayad ng PhilHealth sa mga nangungurakot? Eh, nagbayad rin dyan. Taong bayad din eh. Eh, kailangan ba ng dalawang taon para ma-resolve itong issue na to? Eh, sinabi na nga namin ng karang programa eh. Kung ginawa nyo na lang noon yun, usundan nyo lang yung accounting books. Uy. Madali na, tapos na kagad to. Ito pala. Palagay ko yung issue ng Artikulo 12. Dapat sigurong basahin ko to eh. Mali ang pagpapalit ng mga alituntunin habang ginaganap na ang laro. Ang section yan? Hindi section. Binanggit niya ito. Mali ang pagpapalit ng mga alituntunin habang ginaganap na ang laro. Ayun. So, ano ibig sabihin na? Hindi, yung papalitan mo yung... May kontrata. Sa gitna ng laro. Kahit mali, kahit bulok. Tuloy mo. Siya, sinabi niya ito. Yung sinasabi niya. Sinabi niya eh. Kahit po pumapatay ng mga mamayang Pilipino. Yan ba ang gusto niyo? Babasahin ko yung nauna bago doon sa ano. Inaatasan ko ang mga kalihim at mga pinuno ng tanggapan na tumigil sa pagpapalit o pagbabaluktot ng mga alituntunin ng mga pampublikong kasunduan, transaksyon at mga proyekto na nagpapatibay na at hinihintay na lamang ang naisakot isa katuparan. Ongoing at yung ipatutupad. Okay. Dinugtungan niya doon, mali ang pagpapalit ng mga alituntunin habang ginaganap na ang laro. Diyos ang salita nito. Diyos, ibig sabihin, hindi siya pwede. Hindi, mali yun. Hindi, di ba? Hindi, mali yun. Mali yun. Dito pa lang, oh. So, ito po ay... Parang, mali nga eh. Parang hindi ko maiisip na manggaling sa kanya yan. No? Yung mali, pumapatay ng tao, kailangan ipagpatuloy mo dahil kontrata. Ano ba katangahan yan? No?
ano, mas mahalaga pa yung kontratang pumapatay ng tao kaysa sa mga buhay ng tao. Pwede pa naman yun, Mr. President. Ito po ay... Baka naman hindi yun ang ibig mo sabihin. Ayan po, no? Ayan. Yan po yung ano, bahagi ng talumpati. Nung unang siya ay kumuha ng poder ng kapangyarihan. Siguro, siguro, Mr. President, kasi ito, ang title nito, ang talumpati ni Rodrigo Duterte sa araw ng panunumpa bilang Pangulo ng Pilipinas. Okay? Siguro, yung nagsulat nito, hindi ka masyadong kinonsulta. Kanya nagbibigay ng ganitong pananalita. Umpisa pa lang, pinoprotektahan na nila ang mga oligarko. Dahil alam nila na yung mga kontrata nila, delikado pag natuklasan mo. So, ikaw naman, sige lang ang pagbabasa mo nito. Pero ikaw ang may kasalanan nito dahil ikaw ang nagtalumpati. Sinulat lang nila yan at binigyan lang ng mga advice yan ng mga econoquacks mo na ito ang ilagay niya. No? That's what happens. No? It's your advisors that put this in for you to say. And this is what they've said. Mr. President, you are our last hope. We don't want this Lenny Robredo. We don't want anybody else. It is you that the president, that the people have elected. Ikaw na lang ang huling pag-asa ng mamamayang Pilipino. Huwag mo naman po silang iwanan. Huwag mo naman silang ipatabi, no? At para lang dito sa mga kalokohan ng mga nangyayari. Yan pong PhilHealth, you can fix that up in 1 week. No? Marami pa yung mga hahanapin pa yung mga tiwali. Yan, nandyan sa katabi mo yung tiwali. Eh. Si Duque, sa kanya nang gagaling yan. Sinabi na nung isang witness, siya yung godfather. Professor, sinabi na nga ng presidente, nagtitiwala ako. At ano po ba? Nagtitiwala ka, Mr. President, sa godfather? Ano, sino ba nagsisinungaling? Palagay na si Duque? O yung taong witness na alam niya na pag nagsalita siya, pwede siyang papatay? Alam ko na kung sino yung nagsisinungaling. Ano? Du-du-du. Da-da-da. May kita niyo? My goodness. Na ano nga ang tao eh, you get confused with your moves unless your moves are precisely done to confuse the people. Para wag na nating pag-usapan itong Artikulo 12, Sections 17, 18, and 19. So that we will not talk about it, bring up other issues. So that we will not talk about the oligarchs, bring up other issues. When did you come out with this cabinet meetings that are televised, that mention how heavy the burden of electricity being charged to the people? Pinupuri mo sila kasi nag-donate nito at nag-donate ng ganyan. Pero hindi mo sila pagsasabihan na kinakailangan tanggalin nila yung mga collection nila dahil namamatay ang taong bayan. You're afraid. Either you're afraid or you're too closely connected to them na ayaw mong masaktan. Ang taong bayan, di bali nang masaktan, huwag lang po mamatay. Yung kanilang feeling. Alam mo, Mr. President, mahina na siguro mga 20 to 30 million ating mga kababayan wala ng trabaho. Yan lang yung mga sinasabi mong tigilan yung mga endo-endo. Hanggang sa kasalukuyan, marami pa rin dito pumunta sa mga mall. E meron pa rin yung mga naka-contractual pa rin hanggang ngayon. Dahil sinabi na nga ni Secretary Bello, Silvestre Bello, na hindi niya kayang tanggalin lahat yan kasi malilintigan ang lagay ng kanilang industriya. Kaya nga ngayon,
sa ilan ng mga tindahan na nagsasara doon, ilan dito yung mga contractual, dagdag na po yun sa numero. Ngayon yung mga maliliit na mga kalakalan, nawala na rin talaga yung di sila kumikita dahil nga ilang quarantine kumakarat kalukanan ay talagang nagsasara doon na sila, dagdag pa yan. Tapos, yung mga malalaking mga negosyo, katulad ng mga tourism, yung airline, mga hotel, casino, magsasaraduhan din yan eh. Mr. Mayor, seryosong usapan to. Ha? Sana alamin na natin yun. Meron ba kayo talaga plano kung paano natin ayusin? Huwag naman kung sasabihin sa amin ng utang. Utang ina ninyo. Talaga naman sa totoo lang, ako, mumurahin na kita. Takin na mukha sa aning Dominguez, ha? Leche ka, tsaka ikaw, joke, no? Bako na sa... Wala kang inisip kundi umutang. Bakit? Payayamanin mo itong mga dayuhan. Leche, gago. Alam mo, pag ililipat nyo lang ang kapangyarihan, ang pag-aari nitong public utilities sa Meralan, yung kuryente, tubig, at telecommunications sa pamalan, at putuli na kalahati na lang yung singil, kaya huwag mo naman isingil, ang laki savings, mayari hindi tayo kailangan umutang. May solution po, Mayor. May solution po, hindi dahil pag-uutang. Ang utang, lulubog lang tayo sa mataas na buwis at taas ng presyo. Patatapos ang termino mo, Mayor, wala na ang ating ekonomiya talagang bubulusok. Huwag tayong gumanon. Matindi ito. Ito ay isang malakas na bagyo darating. At alam na namin, nandiyan ang senyales. Hindi tayo nagbubulag-bulagan. Kaya nga, Mayor, ang aming hangarin na lang talaga dito. Kung gusto mo mga ideya namin, meron kaming idea dito para naman lumaganap ang ating kalakalan. Papaano? Ilipat yung mga kaya nito mga oligarko sa mas malaking kapital sa mga pangailangan natin, katulad ng paggawa ng bakal, paggawa ng mga gamot, paggawa ng mga fertilizer, at itong mga paggawa ng bakal, itaguyin natin ang ating Philippine Navy, palakasin natin po sila, gawa tayo ng mga sasakyan pangkagaratan, yung parko. Ang Air Force, palakasin po natin, gawa po tayo mga sasakyan ng pampagpapawin. Hindi mo mabahira po yan. Lalaki po ang kakayanan natin dito lang sa militar. At bakit? Kailangan natin protektahin ang sarili nating teritoryo. Parang yun ang ating ekonomiya ay talagang lumagana. E kung nga ba ngayon, pagkakataon na natin ito magbago at hindi natin palalakasin ang ating lakas sa datahan, saan tayo pupulutin? Hindi naman tayo pwede duman sa mga pistok sa ganyan. Hindi mo brain dahil maraming trader po dyan eh. Mr. Mayor eh. Alam nyo yan eh. Nagtatrydo rin yan. Pero pag palalakasin natin ang kaya natin sa ating hukbong karagatan at hukbong kimpapawid, Air Force and Navy, kaya natin magkaroon ng sarili nating kakayanan na ipagtanggol at ipaglaban ang ating kayamanan. Ipagtanggol at iligtas ang ating teritoryo sa mga gustong mag-angkin. Kaya nga, para gusto natin mag-sarili, kaya natin ito. Huwag po tayo parang nagtatangatangan tayo. Kaya naman natin yun eh. Maraming magagaling ng mga Pilipino. Lalo na yung mga bumabalik dito galing sa ibang bansa na OFW. Kaya nila panibago trabaho. I'm sure, alam mo yan, Mayor, mayroon mga ilan dyan nagtrabaho sa mga shipyard. Pero yung ilan nagtrabaho dyan sa mga aircraft manufacturing. Pwede natin gawin yan dito. Ang sarili nating militar popular, kaya nyo pang magtayo na sarili yung Central Monetary Authority, nakalagay po yan sa Section 20 ng Article 12, Mr. Mayor. Kung hindi nyo nalalaman, pwede yan. Kung hindi nyo nalalaman, kasi ngayon, gago po, takin ang Sunny Dominguez at tinatago sa'yo. Takin na mo, Sunny. Ikaw ka lang, takin na leche pa. Uulitin ko lang po, ito naman yung babasahin ko mula naman to sa komisyon ng wikang Pilipino. Yung talumpati niya. Eh, yung isa kasi, saan yun? Sa isang pahayagan. Merong isang nag-translate. Pero, tingnan niyo yung pagkakaiba at pagkakalintulad. No? Mukhang hindi malayo eh. No? Ito, sabi uli ng Pangulo rito, no? Sa kanyang pahayag. He spoke in English. Yes. Pero translate nitong mga pahayagan na ito sa Tagalog. Oh, pero itong babasahin ko po ngayon ay galing sa komisyon ng wikang Pilipino. Okay. Ito gobyerno, 'di ba? Ito, inuutos ko sa lahat ng mga kalim ng kagawaran at puno ng ahensya na umiwas sa pagbabago at pagbaluktot ng tuntunin sa mga kontrata. Ulitin ko po. Umiwas sa pagbago at pagbaluktot
ng tuntunin sa mga kontrata, transaksyon at proyekto ng pamahalang pinagtibay na at naghihintay ng pagpapatupad ang pagbabago ng mga tuntunin habang nangyayari ang laro ay mali. Eh, yun na nga eh. Kung mali na nga yung paglalaro nung nakaraang administrasyon, ba't pa itutuloyin yun? Parang mali talaga. mali talaga. Sa mapakinggan eh. No? Mali talaga kasi nga, nakalagay naman sa ligang batas. Kasi ang basihan mo, yung sa ligang batas eh. Hindi yung ano eh, hindi yung mga kontrata na yan eh. Kasi kontrata, pag sinabi mo pare, eto, kikita ka dito ng 5,000 kada araw na wala kang ginagawa. Baka meron ng kasunod yan na nagpapaliwanag. Baka naman may ganyan. Ito, kung gusto nyo po yung kasunod. Kinamumuhian ko ang paglilihim. At sa halip ay isinusulong ang transparency sa lahat ng mga kontrata, proyekto at transaksyon sa negosyo mulang pagsusumite ng mga panukalang hanggang negosasyon tungo sa perpeksyon at sa wakas sa pagpapatupad. Gawin niyo ito at magtrabaho tayo ng magkasama. Huwag niyong gawin at maghihiwalay tayo ng mas maaga sa inaasahan. Oh, sige, ito na lang. Sa PhilHealth, yeah, obvious na. Sa PhilHealth, talagang may nawawala na. Eh, sa SSS. Marami yan. SSS, DSIS. Okay. Oh. Marami yan. Talaga. Pero ang itinutukoy ba ng presidente, dyan yung mga kontrata nila sa mga oligarko? Palagay mo. Pwede. Sakop na yun. Sakop yun. Lahat na nga po ng kontrata eh. Itong Epira, okay, Meralco, lahat so, yan, pasok yan. Tubig. Sa middle of the... So, ibig ko sabihin, nung nagalit siya sa Manila Water tsaka sa Maynila, nakalimutan niya. Pinag-umuran niyang yan. No? At sabi niya, ipapakulong niya at lahat-lahat. Pagkatapos, itong mga lipores ng oligarko, Mr. President, ito yung sinabi nyo eh. Mr. Pangulo Duterte, anyari, ito yung speech mo eh. Ito yung speech mo eh. Lumiliko ka, diretso ka ng konti, lumalayo ka eh. Kaya nga... Ganyan ba nangyari dyan? Ayan. Ano, linoko ba siya dyan? Ako, palagay ko, linoko siya. Pero maski na linoko siya, responsibilidad pa rin niya. Ayusin yan. Na huwag siya magpapaloko. At maski na yan ang sinabi niya, no? Isabihin niya, linoko ako ng mga hindot na ito, no? Itong mga nasa paligid ko, linoko nila ako para magsalita ng ganito. Pero ang tunay kong ibig sabihin ay ganito. Ba't di niya sabihin yun? Ah, ito nga. Ko ba matapang eh, ito nga sinabi niya eh. Bilang abogado at dating taga-usig, batid ko ang hangganan ng kapangyarihan at otoridad ng Pangulo. Alam ko kung ano ang legal at kung ano ang hindi. O ano naman yung sasalig ang batas, hindi mo pinapatupad. Paano yun kung alam mo talagang legal? Nandiyan okay. Sasalig ang batas. 1718 ng ano, ng Artikulo 12. Dadagdagan ko pa po. Ang katapatan ko sa wastong proseso at pananaig ng batas ay hindi matitinag. Matapang. Matapang. Kala mo na matapang eh. Matapang nga. Hindi mo. Ang katapatan ko sa wastong proseso at pananaig ng batas ay hindi matitinag. Ayun. Super tapang mo, di ba? Diba? Oh. Eh bakit, Mar Joseph, Article 12, Mr. President? Bawal mo itinda ang likasyama. Ito ang sagot niya, pagkatapos nun. Ito ang sagot niya. Gawin nyo ang inyong trabaho at gagawin ko ang trabaho ko. Ano ba trabaho niya? Ang trabaho mo, Mr. President, to execute and defend the Constitution of the Republic.
That is what your work is. And as you do that, you protect the Filipino people. That is all that is asked for of you. Now, if you are the lawyer, bakit itong nasa saligang batas hindi mo maipatupad? Natatakot ka ba sa mga oligarko? Yung ba ang talagang reason? Bakit hindi, ba't hindi mo man maituloy ang pananalita dito sa laban sa mga oligarko? Ba't hindi mo masabi kung ano ang mga hakbang na gagawin mo upang magawa mo itong nakasaad sa saligang batas? Ba't hindi mo magawa yon? Para naiintindihan ng ating mga mamayan na talagang may plano kang protektahan ng mamayan. Pero habang salita ka lang pero wala kang pinapakitang gagawin, no? Nagdududa na sa iyo ang mga taong bahay niya. They're starting to question your truthfulness, your sincerity. They're starting to question it. Pati na yung mga pagmumura mo at ganyan, parang sabi ng mga iba, hindi na umuubra. Yun ang sabi po ng iba. Pero kami po, ang palagi namin sinasabi, ikaw ang tunay na halal ng taong bayan. At ikaw ang huling pag-asa ng mamamayan. Mm-hmm. Yung pagmumura mo, no, hindi na paniniwalaan. Ang maniniwala lang kami dito sa pagmumura ng kasama ko dito, dahil... Totoo yun! Totoo po yan. Dito po galing yun. Dito po sa puso. Dito? Hindi po. Dito po yun. Hindi ano po yung ganyan pero... Diyan po galing yun, Mr. President. Ito pa, sabi niya, ito, very popular to eh. Malapit din to sa puso eh. Ginamit to eh. Malasakit! Tunay na pagbabago. Yan, ang mga salitang inano pa niya ito sa Bisaya. Tinud-anay nga uusaban. Yan, sinabi niya. No? Ang mga salitang ito ang naghatid sa akin sa pagkapangulo. Ang mga slogan ito ang nasa aking isip. Hindi lamang para sa tanging layuning makakuha ang boto ng mga botante. Tinud-anay nga kabagpuhan. Mao ka na ang tumong sa atong panggobyerno. Tunay na pagbabago. Dito patungo ang ating gobyerno. Yan. Nagbago nga! Bago? Nagbago! Ang kaya presidente. Yun na nga yung anyari. Nagbago na nga. Nagbago. Nagbago! Diba? Ay, nako. Ito malupit. Nagbigay pa ng quote. Paborito rin natin to. Itong kinuha niyang quote. Ito ha. Okay, potential na. Kay F. Chunil. F. Chunil. F. Chunil. Hindi ko na ginamit yung kay Roosevelt sa kay Lincoln. No? Iba. Ito F. Chunil. Sabi niya, no? Sa salita ni F. Chunil Jose, naging pinakamalupit na kaaway natin ang ating sarili. Diba? Yun yung sinasabi. Dahil dito, dapat na may tapang tayo at pagkukusang baguhin ang ating mga sarili. Yan yung binabanggit ni Napakaganda. Mr. President. Swak na swak. Total, nagbabasa ko pala ng mga ginagawa na sinasabi ni F. Chunil. Basahin mo na lang yung mga nakaraan sinabi niya itong mga dalawang buwan na ito. Itong mga nakaraan na dalawang buwan, wala pong sinasabing iba si F. Chunil na kalaban ng bayan, kundi ang mga oligarko. Yan ang sinasabi niya, na ang tunay na kalaban ng mga mamamayang Pilipino ay ang mga oligarko. At ang kakulangan ng mga liderato natin na hindi gumagawa ng paraan para maibsan ang kahirapan ng tao at matanggal ang sa poder itong mga oligarko. Yan po ang aking nababasa kay F. Chunil. Tanong niyo po sa kanya, napakagaling po ng pagkasabi niya. He's what, 90-something years old. Medyo bilis-bilisan niyo tanungin siya. No? Yan po, mahilig ka naman kay F. Chunil eh. Tingnan niyo po, ito mga last posts niya sa
FB. Kung hindi mo nababasa yan, tanungin mo po dito sa mga tauhan mo na nag-check ng mga Facebook. They will tell you what F. Neil has been saying. Pinanggit pa niya yung sinabi ni Franklin Roosevelt. Okay. Ito, pasok na ako rito. Ito ang sabi niya. Ang pagsukat sa gobyerno ay hindi kung nakapag-ambag tayo sa kasaganahan ng mga mayaman. Ang sukatan ay kung natulungan natin ang mga naghihikahos. Ayun. Eh, paano nakagipito niyo? Ito, Franklin Delano Roosevelt. That's the measure of success, Mr. Yes, President. Yes. Yung, it is not how much you've got been able to get, you know, from the rich not to give to the poor. Mayaman. But how you have been able to uplift the poor from their present conditions. Yun po ang measure of success. Kanya, tama na po yung pagpapasalamat mo dito sa mga oligarko. No? Thank you ka ng thank you sa kanila. Binibida mo sila. Okay. Pero alam mo naman, silang kaaway. Ito mga nangyayaring ito eh. Araw-araw maraming namamatay na Pilipino. Hirapan. Mas marami pong pinapatay ang mga hindi natupad na kinakailangan gawin ng gobyerno tungkol sa ekonomiya kaysa dito sa COVID na mga pinatay ng COVID. You have, in effect, government has killed more people by hunger, by impoverishing them. Alam mo, Mr. President, Mr. Mayor, na talagang nakakasuka na eh. Isipin mo, ang ating bansa, ang ating teritory, talagang likas na mayaman. Kahit ano yung tapon mo dyan, buto, tutubo eh. No? Mr. Mayor, alam mo naman yan eh. Huwag naman tayo parang tatangat-tangat, parang talagang nakakagigil na ako sa galit nito. Nakakahiya tayo sa ibang mga dayuhan. Pag makita yung ating bansa, sasabihin na masyadong mayaman sa kalikasan, masyadong masagana ang ating kapaligiran, pero ang dami nating mga mamaya na namumulubi. Maliwanag na po yung sasakit ng araw na talaga merong puwang, maluwag ang puwang. At ito po yung mga talagang mga mayaman, yung mga oligarko, hindi lang mayaman, yung mga oligarko na talagang nililintikan tayo dito sa kanilang paniningil, na napakataas at napakasupot naman ang kanilang, support pa yung kanilang servisyo, utak na, ha? Tapos sabi, ito yung mga nakakarami sa ating mga mamayan, talagang halos, ano sinabi, yung kapos, yung ano? Naghihikahos. Hindi mo naiintindihan yan. Kiko misa nagsabi niyan, nagkikapos. Naman, Mr. Mayor, talaga tuparin mo na yung sinasabi mo. Dalawang taon na lang inabang namin, Mr. Mayor. Dalawang taon. At ayaw namin maubos dalawang taon mo sa pag-aalam na sa PhilHealth. Tapusin mo na agad ngayon pa lang. Kaya-kaya mo na tuguri niya ngayon pa lang. Kung kailangan mo magsibak ng mga patataas sa mga nakarango dyan, tanggalin mo na agad sila, palitan mo ng bago. Bira naman kayo para sa mga kinukulan ng tao. Dami natin mga magagaling na mga tao dito. Tapos yung mga magnanaw, pahiya mo sila nandyan. Sibakin mo yan kung sila, 35, 6. Wala pa tayo sa SSS, wala pa tayo sa DSIS. Isa pa yan, dapat yung mga kongresista, silipin din SSS at DSIS, pahirapan din dyan. Ha? Hindi ba naisisiwalat yung mga katiwalian, pero sigurado meron din dyan. Kasi nyo, yan nga, gatasan nga yun ng mga nangurakot eh. Maliwanag pa yan eh. Dahil di naman sila nagtatrabaho. Wala naman silang ginagawa naman silang produkto. Di naman silang gumagawa ng mga gagamitan o ng mga bagay-bagay. Ano ginawa? Lahat ng mga binibigay ng mga manggagawa dyan, yung pinanakawan lang, ganun kasimple lang yun. Kung anong pinaghirapan at pinagpawisan ng manggagawa na inuhulong sa mga ahensya nito, yan pinanakawan nila. Ganun kaliwanag ang nakawan, putak ina. Ha? Kung hindi kayo magagalit dyan, Mr. President, talaga naman ano, pwede naman marami pa naman kalakalan na kailangan natin itaguyo dito katulad ng paggawa ng bakal, paggawa ng gamot. Nasaan tayo dyan? Wala. Sinara po nga yan ni Cory. Dati nangunguna na yung ating bansa sa kalakalan ng paggawa ng bakal. Nangunguna tayo. Ngayon, nasaan tayo? Pupulit tayo sa, kung ano niya, sa kangkungan. Nung araw talaga, isaganan yung ating pag-aling pagsasaka. Pagsasaka ay talagang sagana. Ngayon, dinakawan tayo ng mga land grabber, bilyar na yan. Kinoconvert itong mga irrigated farmlands.
na dapat hindi na nga dapat kino-convert at ginagawa residential at commercial. Eh, nandiyan na eh. Ninakawa na tayo lahat eh. So, saan tayo kukuha ng bigas? Sa labas! Anak ka naman talaga, oh. Ewan ko lang sa'yo, Mr. Mayor, kung talaga nagbubulag-bulag, nagbibibira. Pero ito, harap-harapan na ito eh. Alam niyo, Mr. Mayor, kaya ganito kami pananalita. Pinapabot na namin sa'yo kasi wala, ay, yung mga katabi niyo dyan, puro sip-sip yan. Ha? Puro sip-sip yan, puro talaga salitang English, leak ass ang tawag dyan. Ha? Sumisip-sip lang yung mga yan. Sabi nga lang, Presidente, dun sa kanyang dulong speech, no? Sa pagtatapos ng aking talumpati, ay hayaan niyong ipaalala ko sa inyo na inihalal ako sa pagkapangulo upang pagsilbihan ang buong bansa. Hindi ako iniluklok upang pagsilbihan ang interes ng kahit sinong tao o anumang pangkat o anumang uri. Pinagsisilbihan ko ang bawat isa at hindi ang isa lang. Ayun. Naisahan. Ayaw nga namin dito mangyari. Ayaw namin dito mangyari. Itong mga katiwalian ng Liberal Party. Alam namin mga walang yaya, mga hindot na yan. Utangin nila, dinaya na nga nila yung halalan nito ng karaan, noong 2016, na dapat nanalo ata ito si Bongbong Marcos. Nangyari, siningitan tayo ng Smartmatic, tapos kayo si Lenny. Ngayon ito si Lenny, akala mo magsalita, akala mo marunong, pero bobo naman pala. Tangin na niyang babae na yan, dapat di nga, dapat siya maluklok. Inaantay lang po kung magkaroon sa inyo karamdaman, Mr. Mayor, at pag siya yung uluklok, anong mayayari niyan pag siya lumuklok bilang Pangulo, na siya magsasay, pare ko, magulo ito, matindi. Bakit matinding labanan ito? Talagang magpapatay ng tao dito, talagang magulo yan. Kaya ang basis niya, dun sa kanyang binanggit na ito, dinugtungan niya yun, kung kaya hinango ko bilang gabay ah, sa sarili ang sumusunod na pangungusap na isinulat ng taong hindi ko na maalala ang pangalan. Sinabi niya, wala akong kaibigang pagsisilbihan. Wala akong kaaway na sasaktan. Eh kaya pala yung mga cabinet member niya. Wala siya kaaway na nasasaktan. Oo. Saka sabi niya, wala akong kaibigang pagsisilbihan. Kaya inappoint niya lahat ng mga schoolmates niya nung elementary, high school. Mga magagaling daw. Tapos, makakaaway, wala daw. Kaya naman pala, si Pinoy, hanggang ngayon, yan, pangiti-ngiti lang. Oo nga. Ano? Wala kang pinagbago. Pare-parehas din pala sila. Pare-parehas lang pala. Ito yung pagkakataon mo. Pakibalikan nyo na lang po yung speech para ano. Pero mo, Mayor, Mr. Mayor, pagkakataon mo na to na magbigay ka ng magandang pinagdaanan ng ating taong bayan at maging ikaw talagang lilingunin ng maayos. Talagang ituturing ka lang talagang isang bayani. Pero sa ginawa mo, pinatutupad mo lang yung mga pananaw ni dating Pangulong Marcos. Itong mga build mo, mga projects na dapat ginawa ng mga, pinatupad yung mga lintik na tumaan ng mga presidente, pero wala naman silang ginawa. Ikaw na nagpapatupad dito. Pero wala kang pagbabagong ginawa sa ating pamamahala. Yan ang masama. Samantala, itong ginawa ni Pangulong Marcos, sa dami niyang ginawa ng mga pamamahala, naloko tayong bayan, kasama na ako dito. Isa sa mga lumalabang kay Pangulong Marcos, ngayon nakita na natin ang malaking diferensya na karaan. 33 taon itong pagtadaan ng rehimen ng mga Aquino, Cory Aquino. Nakita natin yung rehimen ni 13 taon pangingis sa pangasiwa ni Pangulong Marcos. Eh, maliwanag pa nga na mas marami pang natupad sa loob ng 13 taon kaysa 33 taon. Ngayon, sa 4 na taon mo na ninungkulan bilang Pangulo, pinatupad mo yung mga pananaw, yung mga pangarap ni Pangulong Marcos, ngayon mo lang pinapatupad yan, ano iiwan mo sa amin? Kasi nga, ito nga yung public utility. So, nung simula pa lang, sa panahon ni Pangulong Marcos, hindi niya binigay sa oligarko yan. Pinatilihan lang niya sa pamamahala ng gobyerno, ng pamahalaan. Kaya abot kaya ng kahit sino mamayan, ang bayad sa kuryente, bayad sa tubig, at bayad sa telepono, abot kaya, maski ang serbisyo ay mahina, kasi nga, kapos nga sa kapital. Ngayon, sa dami lang ang pagkakataon ng lumago na kapital, ha? Huwag naman natin ibibigay lahat ng kikinikita, dyan lang sa mga ilang mga oligarko na yan, ilipat mo na. May tanong ka, Professor Toti, sabi mo, kanino ito iiwan? Kanino nyo ito iiwan?
Diba, you're asking the president. Oo. Ako, malinaw na tingin ko dyan eh. Ramon, ang Dennis Uy. Diba? Bilyar. Yung mga si Enrique Rason. Yung mga ano dyan. Yan yung mga nakapila dyan. Yan ang pamana. Yan ang pamariiwan niya. Legacy. No? Yeah. Tama ka dyan. ABS-CBN. Hindi naman diniklara na ano, may solusyon nga si Professor Butch dyan eh. Diba? Yung frequency na yan. O, saan pa papunta? Eh, eto na lang tubig eh. Yung negosasyon dito sa kontrata eh. Sabi magiging transparent. Eh, nakatago nga eh. Sabi mo, Mr. President, dapat maging transparent. Eh, ikaw na mismo nagbabiolate eh. Inutusan mo si DOJ Secretary. Tinago-tago ni DOJ Secretary. Tsaka ni Secretary Dominguez na bilib na bilib ka. Oh. Diba? Tinago nila. Transparent ba yun? Yeah. Eh, ilang buwan na nilang niluluto yan. Ano yung niluluto nila? 25 years extension ng kontrata. 25 years. Ah, magtatapos ba ngayong May 2022 yung kontrata na yan? Alam mo, panahon ni Pangulong Arroyo, ilang beses sa pilitin niyang kalihim na pagkakapalpakan, di ba? Pero ito sa panahon ni Pangulong Duterte at kay Noynoy, minsan din nila pilitin niya lang kalihim. Ah, di, sa mga kay Noynoy, nilipat niya si, what's his name, si Rojas mula DILD kung saan-saan. Pero ito, kay Duterte, mula simula hanggang ngayon, wala pa siya pinagbabago masyado. Hindi consistent nga siya. Mga, consistent. Meron siya, ano, meron mga special na hindi natatanggalin. No? Yung mga iba, Basco, ganyan, wala yan. Kaya tanggalin yan. Pero ito, hindi natatanggalin yan kasi iba ang samahan nila. Uh-huh. Ang samahan nila po, hindi pa natin naalala. Para palang iba ang may pinagsamahan ni Laramon Ang. Hindi pa natin alam. Hindi pa natin alam ang lalim ng kanilang pagsamahan. Alam mo, Mr. Mayor, pag malikot ang utak, katulad ko, malikot ang utak ko, no? Alam mo, pag yung sinasabi nga ni Professor Bolt, pag hindi mo ginagalit itong mga tao na ito, eh sa itong mga tao na ito, nakadikit sa kalakalan. Magkano ka? Magkano ang kinurakot mo, Mr. Duterte? Ha? Billion? Ilang billion ang kinurakot mo dito sa pag inaya niyo itong mga nakadikit sa iyo? Wala akong ebidensya, aminado ako dyan. Pero pag pinananatili mo yan, ang likod ng utak ko, ibig sabihin yan, may interest ka rin. Eh, sabi nga ng Presidente, hindi dumada sa akin yung mga kontrata na yan. Ay, ganda yung sinasabi niya. Wala yan sa akin. Hindi ko, ano yan. Bahala mga economic managers ko dyan. Madali na ilipat yan. Alam mo, Mayor, ang yaman, hindi mo dadalay sa langit. Masaka mo, impyerno man. Hindi, yun yung sinasabi ni Professor Butch Valdez. Hindi mo dadalay kahit ang pumunta, ha? Yung sinasabi ni Professor Butch Valdez sa atin kanina, yung kay Duque, wala naman akong pinirma nyo. Maski wala nga siya pinigil, pero meron pupunta sa bulsa niya, saan niya dadalhin yun? Sa katapusan ng buhay, kaya pumunta ka ng impyerno o langit. Saan mo dadalhin yun? Ibig sabihin, ito na pagkakataon mo. Sino inamin mo, matanda ka na eh. Anong iiwan mo sa amin? Anong pamamana mo sa mga susunod na ng mga henerasyon? Ha? Kung walang kaguluhan, nakawan? Isipin mo naman yan, Mr. Mayor. Maliwanag pa nga yan. Klaro-klaro yan eh. Habang gising ka pa, habang malakas ka pa, at hindi ka biniliwala na mahina ka na, ha? Isipin mo, anong pwedeng gawin? At kami nga dito, meron kami alam, meron kami strategiya para baguhin itong pamamahala sa ating kalakalan at kayang-kayang gawin ito at hindi, ang kailangan namin, tanggalin mo yung mga nakupo sa iyo dyan, sabi mo. Kasi yan talaga nagbabara eh. May tinanggal siya. Bago lang. Hindi, lahat sila. Hindi, ito, bago lang. Sino? Pemberton, tinanggal na niya. Diba? Pemberton, pardon. Oo nga eh, pardon. Pardon, tinanggal niya. Diba? Isipin mo yan. Alam mo, basa ko dyan. Alam mo, basa ko dyan. Kaya siya pinapira. Meron yan, ano yun eh. Kumbaga, quid pro quo. Sa Amerikano. Sa Amerikano eh. Sa mga base. Sige, palalayaan namin ito. Ito kapalit. Mapalit ulo, pero hindi ulo kapalit. Malamang meron nga ganyan. May kapalit yan. Pero hindi palit ulo yan. Kapalit siguro, ibang klase. Lahat naman yan, hindi basta-basta ginagawa ng ganyan. Meron silang plano at meron na ayusan. Pero, ibig sabihin, kanya linalabas ito sa pahayagan, yung mga yan, no?
It's to obfuscate the real issue. It's to camouflage. Ang talagang nagpupumilit na lumabas at lumabas sa consciousness ng tao. Itong paghawak ng koligarko sa atin. No? Ito ang talagang nagpupumilit lumabas at pinipilit nilang ibaba at ibaba ang awareness ng tao. Paano nilang ginagawa? Iba-ibang mga issue ang pinapaputok nila at doon nila pinapag-usapan at itong reaction. Habang nagugutom ang taong bayan. Well, kasi ang tunay na kalaban po ng taong bayan ay ang mga oligarko at ang mga kakutsaba nila sa gobyerno. Yan ang tunay na kalaban ng bayan. No, minsan nga, last year, lumabas na yan sa presidente. Ang sabi ng presidente, I have seen the enemy and they are among us. No? Tapos ito pa, nung lumabas sa tubig, alam niya, this is the mother of all corruption. Itong sa oligarkong to. Sinabi niya na yun eh. Sabi po niya, plunder. Plunder, syndicated estafa, and all of that sort of thing. Tapos ngayon, tamimi na naman siya, thank you and I'm sorry I got mad at you. No? Pero ang galit ng tao, patuloy po yan. No? Hindi po maiibsan yan. Hindi mo mabobola, may hangganan ang pagbobola mo sa tao. Pag masakit ng sikmura nila, maski naniniwala sila sa iyo, Mr. President, baka biglang mawala ang paniniwala nila. Dahil iiral dyan yung kanilang sakit ng sikmura at ang kanilang malapit na sa kamatayan. Ganyan po ang nangyayari sa atin. Yung nakita ko, binasa ko nung isang anong linggo, itong napahayag ni Father Ranilo Aquino. Mm-hmm. At linista niya doon, sabi niya, ba't tayo nagpapanik sa COVID? Sabi niya, araw-araw, according to Department of Health, mm-hmm, ang namamatay daw sa suicide, araw-araw, mm-hmm, ito ha, 10. Oh. Suicide. Okay. Araw-araw. Araw-araw. Ang namamatay sa stroke, 180 sa stroke. Oh. Ang namamatay sa pneumonia, 180 araw-araw. Araw-araw. Ilan kaya dun sa mga tao na yun yung nakakaisip na, paano ko ba bayaran si Meralco? Oh. Yung Maynila? Paano? Paano kaya yun? Ang namamatay sa pneumonia, 211. Ang namamatay sa flu, malapit sa 200 a day. Yan pong 211, tingnan nyo po, i-multiply nyo ng 365. Aabot po kayo sa 70,000. 70,000 every year ang namamatay sa pneumonia. Pandemic na yan. Okay. Ang COVID. Nasa 3,000 pa lang. De, araw-araw daw, ang namamatay, 20. Mataas na nga yung 20. Okay, 20 daw ang namamatay. Sa pneumonia, 211. Sabi niya, ba't kayo nagpapanik sa COVID? Dapat magpanik kayo dito sa mga ibang sakit. Professor, wala bang sinabi dyan yung ilan namamatay dahil sa gutom? Eh, kasama na yun sa sakit eh. No? Mm-hmm. Isa yung mga iba-ibang sakit, kasama na yun eh. No? Pati na yung mga sakit sa puso, sakit sa pag-alala. Sa stress. No? Sa stress po. Stress is the biggest killer eh. No? Eh yung mga nagsusuicide, hindi ba kasama na yan dyan? Sa stress? Ganyan po ang nangyayari sa atin. Mr. President, ewan ko bakit hindi mo nakikita itong nakikita ng taong bayan. Hindi ko alam. Nahigitan natin po yung kalukuhan nitong si Duque. Hanggang ngayon po, 4 taon, wala ka pang kinakasuhan kila Noynoy Aquino at lahat itong mga ito. Okay, pinakulong mo yung isa, si Laila De Lima, no? Pero ito sila Noynoy, sila Butch Abad, ito mga kasama dito sa Dengbaksha,
wala. Hindi mo hindi mo papakialaman yan. Bakit po ganyan? Hindi, ang hirap pong intindihin. Sa lalim po at sa lawak ng paniniwala ng tao sa inyo, we were all full of hope in the beginning of your presidency. We were full of hope that indeed, baka meron tayong bagong pagsilang ng ating bansa. Iba po pala yung ibig sabihin ng ano, nung full of hope. Full. Full, F-O-O-L. Okay, we have our messages from our listeners and viewers. Let's read them already. From Phil Jimenez, it's a master stroke. Si Duterte daw plays political poker. Nalaro siya parang po. From Brain Rain, Sir Butch, hindi ko alam kung maiinis kayo o magdidismaya kayo sa ulat namin na nilibot. Energy Secretary Alfonso Cusi na dadaanan pa sa maraming pag-aaral at paggamit ng nuclear power. Rapo, tangin na mo, tangin na mo! Tulto po! Narika, kusin, kaya natasabihin mo, hundot ka. Di ba sinabi ko na sa inyo, yan ang gagawin ni Cusi? Sige, di ko niya tapos. Sige, basahin niyo. Bilang isang posibleng pangkuna ng supply ng kuryente. Pag-aaralan pa ba yan? Sa isinagagawang budget deliberations ng Kamara, sinabi ni Cusi na patuloy niya tinututukan ng Interagency Committee na binubuo pa ng Pangulo Rodrigo Duterte pag-aaral sa Nuclear Power Program. Isa namang anya ang nasabing programa na kinukonsider sa pag-aaral ng pagkukunanan ng enerhiya para matiyak ang energy security sa bansa. Hindi naman kumbinsado si Bayan Muna Party List Representative Euphemia Culiamat na makakabuti para sa consumers ang paggamit ng nuclear power plant. Bukod sa peligrong dulot nitong, isa pa itong gagawin to, itong inihayag ni Culiamat na pagpapapalala na lamang ng nuclear power program sa dependency ng Pilipinas sa competition ng energy resource, katulad ng coal, isa pang talagang gagawin talaga ito. At gas, sasangkatin nila mula sa ibang bansa ang uranium na gagamitin para sa pagpatakbo ng nuclear power plant. Hindi na ho uranium. Alam niyo po. Ano na yung tawag nila doon? Deuteranium. Deuteranium. Ang ayaw ng nuclear power plant at ito lang talaga oligarko mga at mga komunista, no? Ang komunista ayaw ng development. Ang oligarko ayaw mabawasan ang singil nila sa kuryente, no? Yung mga kaparian, hindi naman kompleto pero marami pong mga obispo, ayaw din nila ng nuclear dahil daw si Marcos daw ang nag-umpisa niyan. At yung mga iba naman, puros katangahan na lang. Tanga ang mga ibang obispo, talaga pong tanga sila. No? At hindi nila naiintindihan ang anak. Pag hindi po napaandar ito, no? Mas marami pong mamamatay sa ating mga mamamayan. Ano po yung pinangbagong source ng nuclear power niya? Besides uranium? Ano yung latest? Thorium. Thorium, tama ka. Thorium, yung Culiamat na yan. Ako, isa pang bobo yan. Ang mga kaliwa, ayaw talaga niya. Hindi na uranium. Thorium na po ang ginagamit. Lethal ang thorium. Kasi ang mga kaliwa, ayaw talaga ng mag-development. Mm-hmm. Kasi pag may development, may trabaho lahat ng tao, sila wala pa. Na silang marirecruit sa kanilang mga kasamahan. Okay, papabati po si Melo Otad. Maraming salamat. Ganun din to si Beatrice Rome from Vienna, Austria. Thank you, Beatrice. No? Ito naman daw to si J.D. Zibuj. Bakit si Duque hindi niya mabitawan, mga sir? Ayun na nga eh. Meron kaming mabati rin si Raz Mendoza. Ganun din po kay Crime Bastre. Sabi niya, isa pang paglanggabi. Okay, watching from Thailand. From Romel Atuasa, bumabati sa atin. Okay, Nicole Santos, ganun din bumabati rin po. Kay Sader Musa mula Riyadh, Saudi Arabia. Siyempre bumabati. Si Esteban Pagtakahan, naalala ko, before every Sunday, meron siyang program sa ABS-CBN sa Davao. Ang sabi niya, if siya daw ang magiging presidente, kaya-kaya niya nang gawin lahat ng gusto niyang gawin. Pero nung nasa pwesto na siya, sa pagka-presidente, doon niya nakikita ang reality na lahat pala ng gusto niya gawin, hindi niya basta-basta magagawa. Ayun ang case, diba? Mm-hmm.
All right. From Glenn Buan, when PRD pardoned Pemberton, he exercised constitutional privilege. He would be in deep shit if he abandoned sa constitutional duty. Yeah. Tama ka. Glenn Buan, the constitution also says that any loan entered into the government shall be open to the public scrutiny. Hindi yata nangyari to. Hindi nga. Hindi nga. Nakatago yung mga conditionalities. From Sherazad, ano to? Namo, Duque! Namo. Namo, Duque, 2004 pa yan sa PhilHealth, DOH. Tapos sa Civil Service Commission Director, lahat inipuan niya. Buhay sa pwesto at sugapa, sa kwarto, sa kwarta, ang putang bakla. Bakla ba yan? Eh, mukhang mahinhin baka. Eh. Baka nga eh. Ariel R. Nitro, bumabalik ang diwa na katipunan dito lang dati. Absuelto agad ang aping ng sinungaling. From Nicole Santos, totoo yan. That's how we feel. How hopeless kaya, President Duterte. Jonathan Nepomuceno, parang umiba na ang takbo ng isip ni PRD ngayon. Bakit kaya? Yan na nga eh. Okay. Kung natanong mo, Jonathan, ganun din kami nagtatanong. Abraham Mamuad, sa totoo lang, dismayado ako sa aksyon ng Pangulo kay Duque at sa mga oligarchs. Hindi ka nag-iisa. From Prime Minister, nakakalungkot lang naisipin na di mo malang maramdaman ang galit sa Pangulo kay Duque. Dapat pinagmumura niya sa kanilang pulong at binita agad-agad. Ay, nako! Galing talaga na karisma ni Duque. PI mo, Duque! Kay Rexy Renato, kayo mahagaling. Ah, kayo magagaling. Okay, thank you, Rexy. From Nicole Santos, there are cures like Zelenko Protocol, ayon ng government. Novartis gave the HCQ last April, hydroxychloroquine, chloroquine, no? Mm-hmm. Last April sa DOH, hindi ginamit, puro lockdown. Yan na nga eh. Mm-hmm. Ayaw nila pagamitin yung hydrochloroquine. Hydroxychloroquine. Chloroquine, yeah. From Gregorio Jr. de Niega. Natay din yung dilawan mga bugo. Ah, kami, dilawan. Hindi, yung tinutukan yun sa kabila. Kay Lucy Melchor, gandang gabi po, from Raz Mendoza. Natandaan ko ang sabi ng Pangulo. Ang sabi niya, nakalangin lang siya ng konting alingas-gas tungkol sa korupsyon. Tanggalin niya kaagad at kakasuhan. Pero pagdating kay Duque, biglang umaamo ang Pangulo. Mukhang nang hipnotismo ni Duque ang Pangulo. Tingnan nga natin. Kaya Raul Villar, malabo na tayong bumalik sa dating normal. Si Tatay Diggs at Duque parehong member ng Globalist Kamal New World Order. At karamihan sa mga nakapalibot sa kanya ay ganun din mga kabalyero niya. Si Duque malabo matanggal dahil nakatiwala ng WHO. Kapag napalitan, baka magbago ang kanilang pinabalak sa bansa natin. Alam naman na nila na nakakamatay ang vaccine niyan at kanilang pipilitan. Maraming gamot, hindi vaccine, tama. From him, Santiago, galit na kami. Oh, nagmumura na nga kami. Gene, alam mo na yan. From Eric Bautista, watching. Salamat. From Marisa Camba, sana po, PRD, mapakinggan mo itong talakayan. Tunay po na inaaning ng mamayan. Yeah. Thank you po. Okay, thank you, Marisa. Bogs Nicolas, nakakalungkot po talaga ang nangyari sa Pilipinas. From Fe Marie Melgar Otakan, 2 years na lang ang Pangulo Duterte. From Glenn Buan, ba kaya hindi matanggal ang mga kumag na kabinete, secretaries, ay marami na itong alam ng mga kababalaghan. Ay, nako. From Ram J. Benaventura, correct. Dapat meron din monitoring sa non-COVID-19 causes of death. Mm-hmm. From Lourdes Nakajima, anong nangyari kay Presidente, marami na naasar sa Presidente ngayon. Yan na nga eh. Dahil nga, hindi nga namin maintindihan eh. Kay Virginia Malonzo, sana napunod po ni PRD expose ni Governor Gwen Garcia ng Cebu about mga anomalies sa mga ospital, doctors at PhilHealth. Meron daw siyang mga ebidensya. Talagang nakakairita na ang gobyerno natin, lalo na si PRD. Eh, meron na palang binurgar itong singgo yan, ano? Ay, nako. Kami po ay talagang tuloy-tuloy po namin ang pag-imasok sa mga ganitong katotohanan, masakit man sa amin, pero kailangan namin isiwalat sa inyo at ibahagi ang aming nararamdaman. Para naman sa ganun, hindi lahat ang natatanggap nyo sa mga ere ay para puro peke. Sana po ay magabat kami ng paghatid sa inyo ng mga sama ng loob, din mo sa inyo. Kay Digong.
At ituloy na lang po natin ang ating paglalaban sa tamang katotohanan. Ituloy lang ko, Tony, kasi yung papaalam. Yan po, our frustration is being, we're showing our frustration. Natural po yan at hindi po kami umaate. Kanina po, binahagi ko sa inyo kung ilan ang mga namamatay araw-araw. Kung ito sumatotal po ninyo yan, about maybe 300,000, 400,000 people are dying every day, not of COVID reasons, but for economic reasons. Kanya, 300,000 every year, not for COVID, but for economic reasons. Kanya po, pagdasal po natin na ang ating Pangulo ay mabigyan ng tamang pag-iisip na, at mabuksan din ang kanyang puso para sa taong bayan. Hindi na po kakayanin ng taong bayan itong paghihirap na dinadanas. Ako po si Butch Valdez hanggang Webes po. Mm-hmm. Sa pagtatapos po ngayong araw nito sa ika-8 ng Setyembre, nais ko pong basahin yung huling talumpati na yung talumpati ng ating Pangulo nung kanyang inaugurasyon, yung huling paragraph po. Ito po ang sinabi niya. Bakit ako narito? Narito ako dahil mahal ko ang aking bansa at mahal ko ang mamamayan ng Pilipinas. Narito ako. Bakit? Dahil handa na akong simulan ang paglilingkod sa bansa. Maraming salamat at magandang hapon sa inyo. Yan po yung huling binitawang salita ng ating presidente nung kanyang inaugurasyon. Ano po? Ako po si RJ Habillana Jr., Artikulo 12, Section 17-18. Ang isa po sa pag-asa ng Republika ng Pilipinas. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Mabuhay!